One, two, three, come on! Survivor. Ang gagawin ko ngayon, guys, turo ko sa inyo kung paano mag hair color na may puti ang buhok na 90% na gray hair at saka 10% na black hair. So, ngayon nagagawin ko, guys, dahil mas marami yung puti niya sa buhok kaysa itim. Magpipigmentation ako. Ito kasi dalawang color yung gagamitin ko kasi ayaw niya ng dark kung puti. Gagamit ako dito ng ito yung 440 na medium brown ng organic. Yan. At saka ito naman ay passion color ng organic na 811 light ash blonde. Ito yung i-mix kong dalawang to. Pero yung guys, yung nature color dapat wag damihan kasi sobrang magda-dark yung hair ng client pag sobrang dami ng medium brown. So, parang mga pag 20 ml na fashion color, 5 ml na nature color. So, ito yun. Pakita ko sa inyo ang chart. Ayan. So, ito yung nature color. Yan, ito yung gagamitin ko. Kasi ito yung gagamitin ko na fashion color. 811, light ash blonde. I-mix ko yan sa nature color na medium brown. Here na mixing bowl. So, yan, dalawa. Ito yung pang-mix ko sa colorant with water. One part of colorant. Tsaka one part of water. Ito muna yung unang ipapahid ko dun sa hair ng ating client. Kasi bababad ng mga kahit 20 minutes. Tapos saka naman i-color itong with oxidizing na 6%. Sa mga white hair kasi, guys, ang oxidizing na gagamitin or developer is 6% lang talaga. Yan. Para kumapit dun sa may puti ang buhok. So, mag-mix na ako. Ang brand na ginagamit ko, guys, is organic. Ayan. Organic. Ito ang gamit namin dito sa Alaida Salon. Kasi doon, ang oxidizing ko rin, ang developer ko, is organic. Ayan, imimix ko na. Ito ay light ash blonde, 811, ng organic.
since manipis lang naman yung hair niya, tapos konti pa lang naman yung regrowth niya, so mga 20 ml lang po yung ano ko, gagamitin ko na colorant. So, ayan. Tapos, ito naman guys is medium brown. So, ayan. Minix ko na yung dalawang, ano, dalawang color guys. 811 at saka 440. Ayan, tapos, pag nailagay nyo na dito sa mixing bowl, mix mo na yan. Ayan, mix. Haluin mo muna. Mix na ako ng colorant. At ngayon, maghiwalay ako ng unang i-apply ko sa ano niya, sa hair niya. Ito yung technique guys, dun sa mga nahihirapan na mag hair color ng gray hair. Kasi mahirap naman talaga takpan ang puting buhok pag sobrang dami na, like 90% na ang white hair, tas 10% na lang yung itim. So, ito yung technique guys para ano, pag gusto niyo na ang kalalabasan ay may fashion color, hindi yung as in itim na itim lang talaga. Ayan, kung gano'ng kadami ang colorant guys, yun din ang dami ng water na ilalagay nyo. Ayan, i-mix nyo yung water tsaka yung colorant. Ito muna yung unang i-apply nyo. Minsan diba guys, tayo minsan pag maraming puti, nahihirapan tayong i-cover yung puti nila. Eh, pag sinabi nilang gusto nilang ng medyo ang labas is ano, light brown, ganon. Tapos may sobrang dami na ng puti, parang mahirap na ano, i-cover. So ito lang yung technique guys. Ang una nyong i-apply is colorant muna, tapos haluan nyo ng tubig. One part of colorant, one part of water. Tapos guys, ano, ang unan yung a-applyan kung saan yung pinakamaraming may white hair. Doon kayo mag-uumpisa. Sa taas, kung sa taas yung pinakamarami ang white hair, doon tayo mag-start hanggang pailalim, no? Ayan, applyan ko na guys. Mag-start ako sa tok-tok kasi dito yung pinakamarami niya. Ayan. Doon ka lang mag-apply sa kung saan yung tubo. Huwag mo munang ibababa dyan. Para hindi mag-dry yung hair ng inyong client. Dyan ka muna sa roots. Ayan. Section by section. So ayan guys, tapos na ako maglagay ng ano. So ayan, nilalagay ko naman ang colorant. Tapos ang hinalo ko, itong developer or oxidizing na 6% or 20 volume. Ayan, organic din to guys. So, ayan, ito yung product na ginagamit namin dito sa Alida Salon. Hindi kami gumagamit ng mga substandard na hair color. Mixture nyo nito. Nagbubulol pa ako. Ano, kung gano'ng karami yung colorant na ano nyo, for example is, kasi depende naman sa kapal at haba ng hair ng client nyo.
So, kung kunwari 20 ml din na ano, developer ang ihalo nyo. So, yan guys, binabad ko siya ng 20 minutes. Tapos, saka ko naman i-apply ito, itong ano, colorant with developer. Yan, sa ano lang kayo, sa roots lang. Ingatan yung huwag maibaba para hindi mag-dry yung part na may color na. Tapos pag malapit ng ano, magbanlaw, sa kanya siya i-ano, ibababa. Ng maraming puti, ang curing time niyan is 45 minutes to 1 hour. Ano, malapit ng magbanlaw, ibababa mo na siya. Yan. Para malagyan naman yung iba dito sa baba. Para magbantay. Thank you.
guys. Tapos na ako mag-color. Ayan na yung result ng ginawa ko. Kita ko yan sa roots, ha? Tingnan mo mangyayari, guys, pag pigmentation mo siya. Cover talaga. Naku-cover yung white.